Kaugnay sa oral argument sa kontrobersya na reproductive health law, makakapanayam natin si former Senator Kitatad na isa sa mga petitioner kontra sa naturang batas. Sa pamamagitan naman ng telepono ay makakausap natin si former Health Secretary Esperanza Cabral na pabor naman sa reproductive health law. Magandang umaga, former Senator Tatad at former Health Secretary Cabral. Magandang umaga. Magandang umaga ulit, Senator Kit. Magandang umaga, SP. Dating suke. Okay, so may reunion kayo this time by studio and then phone patch. Senator Kit Tatad muna, no? Parang naging focus kahapon sa Supreme Court yung tanong na when does life begin? Yung issue ng conception na sa tingin mo, yun ba yung pinaka-importanting issue rito? Kasi yun ang pinakamahabang diskusyon. Ano? Ako, 8 minutes lang akong nagsalita. Wala akong interpellation. Mm-hmm. Yung sumunod ng abogado, si Attorney Noche, 4 oras. Kaya doon natutok yung usapan. Pero sinasang-ayunan ko yung sinasabi ni Congressman Lagman na irrelevant sa issue. Ang real issue dito, hindi yung when does life begin, ano? Kasi nga, dalawang punto de vista yan, backed by so-called medical, bioethical data, etc. Mahirap husgahan ng Korte Suprema yan. Pero, kaya humaba yung usapan kasi talagang metaphysical na yung tanong na yan. Ang punto ko lamang, at ito talaga mga kababayan, ang issue dito, meron bang karapatan o obligasyon ang pamahalaan na obligahin tayong lahat na mag-birth control. Kasi in birth control po, mayroon tayong kalayaan na mag-desisyon dyan eh. Kung gusto natin, okay. Kung ayaw natin, hindi. Dapat tayo pilitin ng kahit sino man. At sa ngayon po, walang batas, walang RH law na sinusunod, suspendido po yan, pero malaya ang lahat na may gusto na mag-birth control na mag-birth control. So, hindi kailangan po yung batas. So, Senator, sinasabi niyo, yung tungkulin ng Supreme Court ay hindi yung magde-decide kung kailan nag-uumpisa ang buhay, pero yung constitutionality ng isang batas, katulad ng yan. RH law, ang sinasabi niyo ay nakasulat kasi sa Constitution. At saka hindi siya constitutional dahil pinipilit ang populasyon, ang taong bayan na mag-birth control. Tanungin naman natin si Dr. Cabral. Dr. Cabral, anong pananaw niyo dyan na unconstitutional daw itong RH law dahil pinipilit daw mag-birth control ang mamamayan? Well, kung babasahin natin ang RH law, walang nakasulat doon na pinipilit ang sino man na mag-birth control. Ang nasasabi doon ay malaya ang tao na mamili kung gusto niya o ayaw niyang mag-family planning o birth control. At kung ikaw ay isang mahirap, ay tutulungan ka ng gobyerno na makamit ang iyong pangarap sa iyong pagpapamilya. Yun lang ang sinasabi noon. Hmm. So, Dr. Si Senator Kit, so ano yung pinagbabasihan ng sinasabi niyo na? Gusto ko lang mag-react. Ano? Okay. Ang sinasabi ni Secretary Cabral, meron kang choice. Pumili ka kung artificial contraception o yung tinatawag nating natural family planning. Mm-hmm. Pero, pipili ka. Kung hindi ka pumili, merong... Pero hindi kaya option din po yung wala kang pipiliin. To choose or not to choose, hindi option yun. Hindi ba? So, kung halimbawa gusto magpakasal, pag wala kang certificate na nakatanggap ka na ng instruction, that's the term in the law, no? Instruction tungkol sa family planning, hindi ka makakuha ng marriage license mo. Yung sa seminar, di ba? So, Doktora Cabral, yung ba yung understanding nyo doon sa batas na you have to choose between... Magkaiba kami ng interpretasyon ni Senator Kit. Mm-hmm. Ang interpretasyon ko ay malaya kang pumili kung gusto mo o ayaw mo na mag-family planning. Okay. At yun namang pagbibigay ng tinatawag ni Senator Kit Tatad na instruction bago ka magpakasal. Yan matagal nang ginagawa. Matagal nang nasa sa batas yan na merong pre-marriage counseling. As a matter of fact, ibinigay ng gobyerno ang karapatan na gumawa nitong pre-marriage counseling na ito sa simbahan para sa mga Katolikong magpapakasal. Kaya yung mga Katolikong magpapakasal ang nagbibigay sa kanila ng pre-cana na tinatawag ay mga alagad ng simbahang Katoliko. At ang sinasabi nila ay ayon sa paniniwala nila sa kanilang relihiyon. Mm, okay. Pero ang totoo, Howie, sabi, malaya kang pumili o hindi. Pag hindi ka pumili, may parusa. It's a penal law. Hmm.
So ano yung parusa pag hindi kayo nag family planning? Maraming hindi nagpa-family planning, di ba? So maraming mapaparusahan. Hindi ko sa ulado. Sa ngayon walang napaparusahan kasi wala namang batas na that requires, no? Okay, suspended yung batas, no? Once it is enforced, may penalties and the law will tell us, no? Nandiyan yan, hindi ko sa ulado, hindi ko dala yung kopya ng batas, no? So there's a punishment. Sa ulado ko yon, walang nakalagay sa batas na pag hindi ka pumili ng family planning method ay mapaparusahan ka. Ang nakalagay sa batas ay ang sino mang kawanin ng gobyerno na ayaw magbigay ng family planning method sa isang tao na may gusto ng family planning method, kailangan i-refer niya yung tao na yon sa isa pang kawanin ng pamahalaan na magbibigay ng family planning method sa kanya. Yun lamang. So, ang nasa batas ay yung kailangan may access. Yes, hindi yung kailangan mag-family. Hindi pwedeng pigilan ng sino mang kawanin ng pamahalaan ang pagnanais ng isang pamilya na mag-family planning dahil lamang sa siya mismo ay may ayaw dito. Okay, let's go naman to the issue of yung sinasabi ni Senator Kit Tatad na genocide, no? Tinuturing na genocide itong RH law, sinasabi niyo na nasakwan yung paggamit ng contraceptives ay a form of genocide. Kasi pag sinabing genocide, parang iniisip ng ibang tao yung Holocaust, no, ng Nazi sa Germany o yung sa Rwanda na million-million yung namamatay. So you would equate the RH law with what happened in World War II? Binabanggit ko lang yung sinasabi ng dalawang tratado dito, no? Yung 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, nilagdaan po natin yan 1950 and ratified din natin same year, no? 1950. At yung International Criminal Court Statutes, tawag niya Rome Statutes of the International Criminal Court, na niratipika po natin noong 30 na Agosto noong 2011. Sinasabi po sa dalawang tratadong ito, verbatim po, pareho ang lingwahe. Sa Convention, Article 2, Paragraph D. Sa Rome Statutes, Article 6, Paragraph D, na measures, imposing measures intended to prevent births within a national, ethnical, racial, or religious group is considered genocide. No, I quoted the provision. And yung, para sa amin, state-mandated contraception, because this is mandated by the state, would be one such measure. Okay. Ngayon, wala pang test case yan. Ayaw kong magkaroon ng test case na Pilipinas ang magiging state case. That's the reason why I brought it out, para makita natin. Aba, hindi pala kasi simpleng bagay ito. No? Okay. So, well, yung nandyan sa mga provisions na yan, it sounds a bit abstract. Kasi pag sinasabi naman na genocide, no, yung image na pumapasok sa isip ng maraming tao nga, yung naganap sa Rwanda, million, o kaya yung Khmer Rouge, yung ginawa ng Khmer Rouge sa Cambodia. Tanungin ko naman si Dr. Cabral, yung ina-advocate niya ba, si tingin niyo ay parang form of genocide? I mean, do you agree that the definition of genocide is similar to what the RH law wants to happen? Malayo-malayo ang genocide sa pag-iisip ng mga gumawa ng RH law, at walang state-mandated birth control dito sa RH law na to. Ang sinasabi lamang ng RH law ay malaya kayong pumili kung gusto ninyong mag-family planning, at kung kayo ay mahirap at gusto niyo ng tulong mula sa gobyerno para sa pagpa-family planning, ay bibigyan namin kayo ng tulong. Yun lamang yun. Napakasimple, Howie. At yung mga various interpretations ng mga laban sa RH law, yun siguro ang kailangan pagdesisyonan ng Supreme Court kung alin ang tama. Okay, pag-turn na po ng mga pro-RH, no, doon sa oral arguments, anong magiging focus ng argumento ng panig ninyo? Palagay ko ang magiging focus ay dalawa. Una, ang karapatan ng babae at ng mag-asawa na pumili kung kailan at kung gaano karami ang magiging anak nila. At ang pangalawa ay ang katungkulan ng pamahalaan na tumulong sa mahihirap
na makamit ang pagnanais nila tungkol sa pagpapamilya. Okay, what's at stake here? Kung matuloy nga itong batas, what will happen? Magre-release ba ng budget para makabili ng mga contraceptives sa bawat health center? Ano ba talaga ang mangyayari pag matuloy itong batas na to? Dapat ay kung may batas na ganyan, ay bibigyan ng sapat na pondo para magawa ang sinasabi ng batas. Ang batas naman ay hindi lamang tungkol sa family planning. Marami pa itong aspeto ng reproductive health na titignan nila at popondohan, katulad ng pagte-train ng mga skilled birth attendants, yung mga midwives, mga nurses, mga doktor, para safe ang panganganak ng ating mga nanay. Tutulungan din nila yung mga infertile couples, yung mga hindi magkaanak pero gustong magkaanak, tutulungan nila yan. Tutulungan nila yung mga lalaki na unawain ang kanilang papel sa pamilya at sa pag-aanak ng mga asawa nila. Tutulungan nila yung mga may HIV/AIDS at merong mga ibang reproductive health diseases like katulad ng cancer ng cervix or uterus na magpagamot. So, may pondo para sa lahat na yan at may pondo din para sa family planning ayon sa pangangailangan at ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Okay. Senator Kit, ano ba yung assessment mo dun sa naganap kahapon? Sinasabi niyo yung mga tunay na issue, yung halimbawa, yung sinabi niyo, binigyan lang ng 8 minutes tapos yung paglihis doon sa constitutional issue, binigyan ng 4 na oras tapos... Well, it went well, no. Because na-present ako po yung basic position ng anti-RH group, no? With all due respect sa sinabi ni SP kanina, walang state mandated contraception daw. Yung pagtatalaga ng pundo to buy all these contraceptives and sterilization devices for distribution to the poor so-called is state mandated contraception. Mm-hmm. At sinabi ni Secretary Ona dun sa recent conference sa Kuala Lumpur na nabili na itong mga supplies na ito bagaman suspendido pa ang batas, no? Yeah. Oo. So, nabili na, pamumudmud na lang. Pera natin 'yon. At may portion tayo sa ating populasyon, hindi gaano kaliit, malaki, mga Katoliko halimbawa na sa kanilang paniniwala ito'y labag sa kanilang relihiyon. Pero yung perang binabayad nila sa buhis, gagamitin yan to implement a program against their religious belief. Hindi pa napapag-usapan yung relihiyon dito. No? Pero siguro naman, sir, napansin nyo yung skepticism ng ilang Supreme Court justice na yung Supreme Court yung tamang forum para pag-usapan ito. No? Kasi ako yung issue ng conception, na sabi nyo nga, 4 na oras sa tinalakay, sinasabi ako doon, Howie, na medyo lihis kasi yung when does conception occur, no? Sa paniniwala ko, fertilization yan. Naniniwala ka na implantation, paano, sino magdi-decision sa issue yan between the two of us, no? So, but it will not settle the constitutionality of the RH law. Okay. And sa palagay ninyo, hindi pa sapat yung diskusyon doon sa constitutionality ng RH. So we will hear more about that. And siguro tapos na yung debate tungkol sa conception and when life begins for now, no? Yes. Kasi that's kind of an endless debate. Oh, yeah. Okay. In the moral sphere, no? Yes, yes. Okay. So maraming salamat po, former Senator Kit Tatad at former Health Secretary Esperanza Cabral. Maraming salamat din, Senator Kit. SP, bye-bye. Thank you.